Ayun, what's up mga ka-Lomutes? Yan, nandito tayo ngayon sa ating ibunan. At meron tayong pag-uusapan ngayon na medyo nagte-trending na naman sa larangan ng pag-ibon. Yan. So marami tayo ngayon na nakikitang post regarding dito sa usaping ito. So talakayin natin ng konti. Medyo marami kasi, marami tayong nakitang mga post regarding sa ganito. So, meron din kasi mga diskusyon sa mga ganitong, sa mga post na to. So, pag-usapan natin kung paano ba dapat natin gawin. So, bigyan lang natin ng ano, ng isang puwang dito sa ating pagbablog regarding dito sa usaping ito. So yun, tara, pag-usapan natin. Pero bago yan, ipapakita muna ako sa inyo bago natin pag-usapan itong usapin na ito. So tara, silipin nyo kung ano yung mga ipapakita ko. And out! So yan guys, ang isa sa mga pabuga natin ngayon na bakit ang labo. Yan, isa sa mga pabuga natin ngayon ng mga offline pale pallow. Yan, so recessive yung mutations na alam naman natin yan, no? Na recessive yung mode of inheritance ng mga pallow. Parang ino rin. So yan, related dito yung pag-uusapan natin mamaya tungkol sa mga follow mutation, mga recessive na mutation. So yan, isa yan sa ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Yan, napaganda, no? Ang ganda kasi ng ano yan eh, ng linyada niyan eh. Yung nanay niyan galing kay R&R, kay Rad Sable. Tapos yung tatay niyan galing kay, syempre, kay paring Apir. Kapaganda, diba? Kapakadidiin. Yan, yan. Yan lang kasi yung meron tayong recessive mutation ngayon dito sa ibunan. Kaya yan lang yung mapapakita ko sa inyo. Na ihalin tulad natin sa usapin natin ngayong araw na to. Yan, available yan guys. Baka may mapaibig, pwede natin pag-usapan yan, yung mga yan. Kaso wala pang DNA. Hindi ko pa napapa-DNA eh. Wala pa tayong budget. Pampa-DNA. Yan. So, halika na. Pag-usapan na natin ang issue na to ngayon na lagi nating nakikita sa ating mundo ng pag-iibon. So, tara na guys at umpisa na natin. And out! So, ayan guys. Kamusta? Ayan. So, ayan o. Nakikita nyo ngayon. Ayan, yung mga opaline pale pallow natin dito. Sa syempre, yung katuwang natin sa pag-aalaga. Formula X at yung Versilaga na Orlocks. Ayan. So, bago tayo mag-umpisa guys, syempre, mag-shoutout muna tayo ng mga kaibigan natin na hindi natin ma-shoutout sa sobrang busy at sa sobrang dami na nagpapa-shoutout. So, umpisa natin yan kay Sir Daryl Virata. Yan, shoutout po Sir Daryl. Yan, isa sa mga admin ito ng Team Adam na mga kaibigan natin to, syempre, at talaga namang todo suporta sa ating channel. Kaya shoutout Sir Daryl at sa team natin ng Team Adam. Tapos nandiyan dyan din si Hil Sunglaw. Ayan, shoutout po. Si Pakumabi. Ayan. Ano rin to guys ha, nagbablog din tong kaibigan natin na si Pakumabi. Pakibisit na lang din po yung channel niya para supportahan din po natin. Kaya shoutout po sa'yo Sir Pakumabi. Saludo po. Si Trio Aviary Vlog. Yan, kaibigan din natin to guys. Si Team Just TV siya sa kanyang YouTube channel. Kaibigan din natin to. So, na-meet na rin natin to in person nung nagkaroon tayo ng gathering sa Team Adam.
Shoutout po sa iyo, sir, at sa mga supporters po natin. Suportahan din po natin si Team Jazz TV. Kaibigan po natin yan. So ito pa si D. Rands Mini Aviary, isang kaibigan natin to na taga Bicol, yan, all the way from Bicol. Shoutout po Sir Brother D. Rands Mini Aviary. Maraming salamat po sa support at laging pagtutok sa ating mga every time na meron tayong bagong video. So nandito rin si Mini PH, yan, siya nag-comment doon sa video natin kay Sir Boston. Kasi isa rin daw siya na umabot sa PPF days nung panahon ng pag-iibon. Kaya saludo po sa iyo, sir. Saludo po ang Lone Mix TV sa mga veteranong katulad niyo po. So nandiyan dyan din si Hobiyaya Mini Aviary. Yan, shoutout po sa inyo, Hobiyaya. At kay Norman Arellano, magandang gabi po. Yan, so yun, lagi daw siya nag-aabang natin mga ibon serye episodes natin. Kaya maraming salamat po, sir. Wala pa tayong schedule ngayon, kaya gumagawa muna tayo ng video. Pero kasi isa rin to na dapat natin pag-usapan, itong issue na to. Kaya napakagandang pagkakataon para pag-usapan natin to ngayon. Siyempre nandiyan din si Brother Arthur Bautista. Ayan, shoutout sa iyo, brother. Medyo matagal na tayong hindi nagkakakwentuhan. So maraming salamat sa iyo. So yung mga susunod, sa mga susunod na natin video isa-shoutout, konti-konti lang muna. Baka naman kasi maubusan tayo ng mga isa-shoutout. Pero maraming salamat po sa palaging pagtutok po ninyo sa ating channel, sa mga kaibigan natin na talagang todo suporta sa ating mga videos, sa ating page, yan. Maraming salamat po. At kaya kung ikaw na bago lang sa ating channel na nanonood ngayon, humihingi po ako ng inyong suporta na sana po mag-subscribe din po kayo sa ating video. Kasi nakikita ko po sa analytics natin, mas maraming nanonood na hindi nakasubscribe po sa atin. So almost 70% of our viewers is a non-subscriber. Kaya sana po ikaw na nanonood ngayon at hindi pa nakasubscribe, pakisubscribe naman po ang ating munting channel. Kaya maraming salamat po. So balik na tayo sa ating topic. So, lately, marami tayong mga nakikita mga post regarding sa post. Yan, isang napakainit na magandang pag-usapan. Napakainit na subject yung post na yan. Possible. Yun daw, yun mga post. So, karaniwan nating naririnig yan, guys, yung mga possible split sa mga follow mutations, sa mga pale follow, bronze follow, dan follow, yan, at sa mga ino, albino, cremino, lutino, yan, sa mga recessive mutations. Diyan natin na naririnig yung term na yan, kasi sa naririnig din natin yan sa opaline, yung mga possible split to opaline, yan, sa mga sex link. So kung meron ako nakalimutan kung ano pa yung mga mutations na tinatawag na post na possible na may karga, ay comment na lang po sa ating comment section kung meron po ako nakalimutan. So yun, kasi ano nga ba yung possible? Ano nga ba yung possible na yan na nakaka-intriga talaga? Sobrang maraming nagtatalo regarding dito sa post na to. Actually, medyo masakit lalo sa mga recessive. Alam nyo ba, guys, na ang kaya isa sa pinakamahal na mutations ng mga ibon natin ay ang mga recessive. Totoo yan. Bakit? Ang dilute pa pala. May post din yan kasi recessive mutation din ang dilute. Yun. So, kung may nakalimutan pa ako, pa-comment na lang. So, napakahirap or napakatagal. Hindi naman natin pwedeng sabihin mahirap i-breed. Or napakatagal paikutin ng mutations ng recessive kasi it will take time talaga. Let's say meron ka lang isa na visual, ipaparisa mo ng non-visual kung may project ka. Let's say, kunwari, wala ka pang
offline sa PayPal or any other na recessive mutation, wala ka pang offline na ganun. So, you need to have split, sure split, or visual na ipapares mo sa visual na offline para makapag-produce ka ng split or possible daw. Yun. Ganong katagal yung iintayin mo? Let's say na-breed natin kaagad yung ibon na yon. So, yung visual na recessive mutation sa visual na opaline. So, na-breed natin. So, after how many months bago natin magamit yung magiging anak nito nung project natin ngayon? Tapos, kung ayaw mo naman siyang i-inbreed na ipare sa kapatid, kailangan mong bumili ulit ng maipapares doon sa pinaproject mo. Kasi useless ang pagpaproject mo kung hindi mo siya masusundan or hindi mo mapaparisan yung mga naging paanak mo. Diba? Kaya medyo matagal. It will take time. Ganun na yun. So, sa'yo galing yun, sure ka sa karga ng ibon mo. Kasi from visual mo pinaris eh. So from visual, let's say pale palo, dan palo, lupino, sa mga ganong mutation, sure ka. Eh paano, kailangan mo ng materials para ipares dun sa panak mo. Dun na pumasok yung usapin na to. Kasi syempre, tulad nating mga medyo low budget, sumusugal tayo sa post, sa possible. Possible to possible, yan. Diyan nagkaroon ngayon ng usapin na parang hindi kasi ako sang-ayon, guys, eh. Sa sinasabi nila na possible lang kasi binili mo. Kaya huwag kang umasa na meron ka agad. Diba? Ganun ba kayo? Ganun, bilang isang breeder, ganun ba kayo, hindi ka kampante sa linyada na meron kayo? Diba? Ako, guys, ha, I've been breeding Lutino, which is recessive din. Pero kampante ako sa mga possible split Lutino ko na merong lalabas na visual kapag parehas na possible split to Lutino or Soino yung pinagpapares ko na pwede mong makuha sa akin. I will assure you na merong lalabas na visual. Diba? Kasi sigurado ako sa linyada ko. Eh ngayon, yung mga nakikita nating post ngayon na syempre, taon yan. Taon na yung ginugol na panahon. Sa mga, sige, bigyan na natin ng eksakto na kung anong mutation. Possible done. Back-to-back possible done. Yung isa sa kaibigan natin na may nakuha. Oh, shoutout na kita, Sir Arcon. Yan. Shoutout po sa'yo. Siyempre, isa si Sir eh. Sa mga directay na natin na talagang nasaktan dun sa mga nakuha na niya. Hindi naman kasi ganun kamura yung mga back-to-back possible dan. Lalo nung una-una pang panahon. Ngayon, medyo mura-mura na eh. So, yung mga breeder ba na mga recessive mutation, hindi kayo kampante sa mga linyada ninyo? Diba? Dapat pride mo yung ibunan mo na, hoy, post yan, pero sisiguraduhin ko sa'yo na maglalabas at maglalabas yan. Ganun dapat. Kasi sigurado ka eh. Sigurado ka sa ano mo. Sa mga linyada mo. Kasi ano na lang ha, bato-bato sa langit na lang. Wala po akong pinupunto po na eksaktong tao or kahit sino man regarding po sa vlog na to. Gusto lang po nating mapag-usapan or magbigyan linaw tong mga ganitong usapin. Baga, it's up to you kung ibabash niyo po ako, pero ang gusto ko lang po magkaroon ng open
communication at pag-uusap regarding po sa possible to possible na to. Kasi guys, meron akong mga kakilala ha, na kampante sila sa linyada nila, na which is possible lang yan, pero naglalabas ng visual yan. Ganun. Huwag yung kasi minsan ha, naiisip ko lang ha, na ano pa yun, alibay na lang ba ng iba na possible lang kasi binili mo. No, it's wrong. Dapat hindi ganun. Sa tagal ko nang nag-iibon, since 2011, wala akong matataas sa mutation. Ang may pagmamalaki ko lang yung mga lutino. Wala akong lutino noon. Isang piraso lang. Pero ngayon, nakakapagpabuga na ako ng lutino opaline. Nakakapagpabuga na ako ng krimino opaline. Kasi galing lang yun sa mga possible to possible, tsaka split. Doon lang yun ang gagaling. Kahit pumunta kayo dito sa ibunan ko, makikita nyo ang mga parisan ko. Back to back possible lang. Yun yung mga producer ko ng lutino opaline, ng krimino opaline. Sila yun. Pero sa akin lahat ng galing yun. Pinagtiyagaan ko talaga ng ilang taon yun, 3 taon halos or mahigit pa, para lang magkaroon ng materialis na mga ganun. Let's say sabihin na natin na maliit yung chance, pero may chance dapat, hindi yung nakakailang clutch na wala pa rin lumalabas kahit isa, or kahit hindi man lang nakalabas ng shell. Sana ganun man lang, na at least, oy, sure na ako na may karga talaga, kasi hindi lang nabuhay or hindi lang nakalabas ng shell. Diba? Pero naman, Diyos ko naman, 5 clutch, 6 na clutch, wala pang lumalabas na kahit isang visual. Aba, nag-isip-isip ka na. Diba? Medyo hindi mura kasi. Hindi mura or hindi biro yung inilalabas nating pera para lang dito sa mga mutation na to. Lalo sa mga katulad natin na small time lang kumbaga sa pag-iibon. Nangangarap din kasi tayo eh, na magkaroon ng katulad ng mga binibreed ng mga big timers. Diba? Na, or magkaroon ng mga kahit papano higher mutation sa ibonan natin. Kaya nag-i-invest tayo sa possible. Kasi yun lang yung kaya ng pera namin. Diba? Pero hindi pa rin biro. Ah, hindi pa rin biro yung kung magkano yung halaga ng possible to possible, lalo na sa Dan. Hindi biro yun. Baka kulang ng 1 taon para maibalik ko yung pinag-ipunan namin para doon sa pinambili noon. Diba? Yung isang kaibigan natin, nabili niya raw something. 75,000 yata ang nakuha niya. Diba? Pero 1 taon mahigit na raw, wala pa rin nilalabas na visual. So, sana lang bilang isang breeder, maging pride natin eh, yung mga ibon natin eh. Diba? Ipagmalaki mo yung linyada mo. Or, kung hindi man talaga maglabas, let's say totoo naman yung maliit yung chance, sana mag-assure tayo. Sana magkaroon tayo ng assurance na katulad din ha, may mga kakilala tayo, lalo sa mga Team Adam. Talagang isa yan sa pinag-uusapan namin. Or naikukwento nila sa akin na, eto, back-to-back post to, ibebenta ko sa iyo ng post, pero hindi mo muna kailangan agad bayaran, di ba? Ganda. Bigay ko sa iyo ng possible yung presyo, pero pag nag-anak ng visual yan, ang babayaran mo sa akin, presyo ng split. Di ba? Napakaganda. Or, meron pang ganito na isa sa mga naikwento sa atin yan, mga kaibigan natin na, sige, bigyan kita ng back-to-back post, hanggat hindi naglalabas ng visual yan, papalitan ko. Dapat ganun. Kumbaga, let's say, kasi may mga nakita ko, mga percentage, kung ilang percentage lang yung chances na magkaanak yung mga back-to-back possible. May nakakita ko 50%, meron ko nakita 66%, or 25%, mga ganun. So, ang sa akin lang dito, sana
sa mga ibang breeder na nagbebenta ng mga possible na yan, regarding kahit anong mutation man yan. Sana kung ang parisan nyo eh back-to-back possible, tapos yung magiging anak, i-declare nyo pa na possible pa din, ubay wag naman. Medyo mapakalayo na yata talaga nun. Lalo kung hindi pa naglalabas ng visual yung back-to-back possible ninyo. Diba? How can you say na yung paanak nung back-to-back post mo na hindi pa naglalabas ng visual, paano mo nasabi na possible pa rin yung mga non-visual na anak na possible carrier pa rin ng mga recessive mutation na to? Walang proof, guys. Hindi mo pa nga nasubukan eh. Hindi mo pa napatunayan dun sa mismong breeder mo. How come na i-declare mo pa rin na possible na carrier ng recessive mutation yung mga paanak mo? Diba? Mas malayo na. Yung parents nga, wala pang lumalabas na visual eh. Sa anak pa kaya? Diba? Lalo kung hindi mo sariling ibon na na-acquire mo lang din. Ako guys, meron ako ditong project done follow din. So may kapartner ako dito eh. So may pagtatalo kami regarding dito. Alam naman niya yun. Kaya kami nag-uusap eh. Pero nakikinig naman sa atin si parang Brain Jam. Yan, sekreto yung pangalan niya, di ba? So yan, meron kasi kami ditong isang project done follow. Na nakakailang clutch niya, 5 or 6 na clutch na hindi pa rin naglalabas ng visual. Ang gusto niya mangyari, syempre malaki yung ininvest naming pera dito eh. The time na binili namin yung ibon na to. So, ang sabi niya, pre, benta mo na lang yung mga painakay na para kahit papaano makabawi tayo. Sabi ko, sige, ibibenta natin yung inakay, pero hindi ko i-declare na possible dan yan. Kasi dun sa parents na project natin, wala pang nilalabas na visual eh. How come na magkaroon ng karga yung mga paanak natin na hindi pa tayo nakakapagpalabas ng visual? Dapat ganun yung thinking natin, hindi para lang makabenta tayo. Kaya yun, isa sa pagtatalo namin yun. Kaya sabi ko, pre, i-out ko to ng normal. Walang karga sa akin to. Kung nakapagpalabas na yan, na kahit hindi man lang lumabas sa shell na red eye, pwede kong ilaban to na possible to. Possible na may karga. Diba? Kasi kahit sa matatagal na mag-iibon, yan, mga ibang kaibigan natin, nung pinakamahal pa nun, ang mga tail follow. Talagang sinasabi nila, back-to-back po, normal lang yan, yung anak niyan, na hindi, hanggang hindi naglalabas ng visual na pale follow yan, normal pa rin yan. Basta possible lang yung both parents. Diba? Hindi nyo pa napapatunayan eh. What more sa magiging anak? Diba? So yan, this is just an eye-opener sa mga gustong mag-project ng mga ganitong mutation. So if you are wanting to have this kind of mutations, lalo na yung mga higher mutation, I will suggest guys na pumunta kayo sa mga legit talaga na breeder ng mga mutations na gusto ninyo. Na talaga namang kahit malaki yung ilalabas nyo, nakakasigurado naman talaga kayo na maglalabas at maglalabas na mga minimitin yung mutation yung mga ibon na to. At take note, nagbibigay din sila na mismo magsasabi sa inyo, sige sir, hanggang hindi naglalabas yan ng ganito, papalitan natin. May ganon yan, isa na dyan sa legit guys na pwede kong i-suggest sa inyo, si ENJC Aviary. Yan, siyempre silang mga Team Adam. Kahit sino sa Team Adam, guys, legit yan mga yan. Sir Joe Ed dito sa Paranaque. Yan, marami. Sa mga hindi ko nabanggit, basta marami. Sobrang dami nating kaibigan. Pwede kayong mag-inquire, mag-message kayo dito sa video natin. Kung saan location nyo, kung may mga plano kayong kumuha ng mga ganitong medyo mabigat na ibon,
na pwede ko kayong maitulungan, mai-refer sa mga kaibigan natin sa bawat area. Yan, sa Batangas, Cavite, marami. Marami, maraming. Siyempre yan, siyempre sa Batangas, yan si mga paring El, si Sir Romy de la Cruz, si, sa mga, ano lang to guys, ha, sa mga recessive mutations na meron. Yan si Sir Melvin Guevara, yan. Marami, marami tayong mga kaibigan. Kasi, totoo naman, di ba, hindi biro. Magaya, no, yung 45,000 namin, adyan pa rin, wala naman nilalabas. Diba, masakit. Mga mahirap magtanggapin na i-charge sa experience yung mga ganung bagay kasi grabe. Magkano lang yung sahod ko? Isang taon ko na yata ang sahod yung pinambili namin ng ibon na yun. Diba? Mga nakakapanghinayang. Hindi lang yung pera guys eh. Yung ginugol mong panahon, yung ginugol mong oras, yung ginugol mong pagmamahal sa kanila. Na every time na, uy, nag-meet, no? May excite ka sa mga ganong pagkakataon. Diba? Mahirap. Napakahirap ang bumuhay daw ng mga red eye lalo. Pero in my case, hindi naman tayo nahihirapan. Katulad nito, yung mga pale pa, green opaline pale palo natin dito. Yan. Hindi naman, hindi ako nagpo-poster guys. Sariling magulang nila ang bumuhay nito. So ngayon, meron na naman ulit ina kayo yun. So apat yung inakay, kaso tatlo yung hindi visual, isa lang yung visual. So apat na naman ulit. Hindi tayo nahihirapang bumuhay ng mga red eye. Yan. Kasi may mga iba kong mga pa-inakay ngayon, meron mga red eye din. Pero nasa sariling parents din nila. Yan, siyempre, sa tulong yan ng ating mga ginagamit na katuwang natin sa ating ibunan. Ang Formula X, yan. Yan, ito na yung pinaka-vitamins ko everyday. Ay, actually, 3 times a week. Tapos ito, syempre, ang ating egg food ng Orlox. Napakalaking tulong nito, guys, sa ating mga inakay or kahit sa mga breeder pag kinukondisyon natin sila. Napakaganda nito. So, yan lang, guys. Sana po, huwag kayong ma-offend po dito sa ating naging talakayan ngayong araw na to. Binigyan lang natin ng puwang regarding sa mga possible na tinatawag nila na mutation. Kaya sana po maging tapat lang tayo, maging kasi hindi natin alam eh kung paano ba nila minomonitor yung mga alaga nila. Baka pinoposter lang nila, hindi nila alam na halo na pala yung sa normal na hindi nila na-check. May mga ganon chances eh. Hindi naman natin maiiwasan yon. Pero kung hindi tayo sigurado, i-project mo na lang sa sarili mo. Huwag mo nang i-out para hindi ka na makapangdamay. Kasi marami talagang nasaktan sa mga hindi nakapagpabuga na talagang nag-invest ng ganong kalaking pera para lang somehow na makamit at magkaroon sila sa ibunan nila, di ba? Hindi biro eh, hindi biro yung pera. Kaya yun, ino-open ko po sa inyo ang talakayan na to. Feel free po na mag-comment po sa ating comment section regarding po sa issue nito. Kung meron man pong nasaktan or tinamaan, wala po tayong dinedirect ng tao sa vlog po na ito. It's an open conversation regarding sa mga recessive mutations, lalo na sa mga follow mutations na nakikita natin ngayon sa social media na marami talagang tinamaan or maraming nag-invest na hindi naman nakapagpalabas, diba? Kumbaga, yung binilihan, happy. Paano naman yung nakabili? Diba? Masakit. Masakit. No. Sobra. Ay, nako. Diyos ko, Lord. Kung nalalaman nyo lamang. Sige, ganun lang. So, maraming salamat po sa pagtutok palagi dito sa ating channel. So, kung meron kayong mga inquiries dito, lalo sa mga green opaline pale palo natin,
At dito sa ating mga Formula X at ang ating Orlax Bercelaga. Mag-comment lang po sa comment section. Ilalagay ko rin po ang link ng aking Facebook account sa description ng video na to, para kung meron po kayong mga inquiries regarding sa mga ibon, sa mga ganito, sa mga area nyo na pwede kong ma-refer na mga kaibigan natin mag-ibon na talagang legit, mag-message kayo, tulungan ko po kayo. Ako mismo magme-message doon sa mga area ninyo. Ay, hahanapan natin kung sino yung mga tao na legit na mga mutations na gusto ninyo. So, paano guys? Maraming salamat po sa isang araw na naman na pagtuto at panonood sa ating channel. Kung meron pa po kayong mga comment and suggestion or mga iba pang usapin na gusto pag-usapan, i-comment yun lang yan sa comment section. Yeah, at kung ikaw naman ay bago lang sa ating channel at nanonood ngayon, pakipindot nyo na po yung subscribe button at yung notification bell para updated ka every time na meron tayong mga videos katulad nito. So, paano guys? Hanggang sa muling paglipad! Dito po si Basti, ang inyong lingkod. Maraming salamat po!